paulit-ulit kong pinapaliwanag sa inyo yung pagkaka yung prinsipyo, yung tunay na ibig sabihin po ng separation of church and state. Hindi ko lang kung saan po napulot ng marami sa atin yung maling pagkakaintindi doon po sa separation of church and state. Alam ko po tinuturo yan sa paaralan, no? Tinuturo din po yan sa Introduction to the Philippine Constitution, no? Philippine Government and Constitution sa kolehiyo. Pero I think miski high school tinuturo yan eh. So sana po intindihin natin mabuti. Kasi minsan galit kayo sa isang relihiyon. Actually, napapansin ko yung misuse ng separation of church and state principle. Ginagamit lang siya against si Catholic Church eh. Ba't di kayo nagre-reklamo pag si Pastor Kibuloy talagang lantaro nakikialam sa politika? Diba? Kasi hindi naman siya pinagbabawalan eh bilang leader ng isang sekta. Diba? Iglesia ni Cristo. Diba? Bakit sila nag-i-endorso mismo directly ng mga kandidato? Bakit hindi nyo gamitin yung principle of church and state separation? Diba? Kasi technically, hindi naman kasi yung pagbabawal sa isang relihiyon o sekta. Pagbabawal po yon sa Estado, sa gobyerno, sa pagtataguyod ng isang state religion at sa pagpapabor sa isang particular na relihiyon. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya please, for the end time, huwag nyo na pong gagamitin yon. Okay? Tapos yung mga kritisismo natin na laging below the belt na automatically pag... Remember, ito po yung na-erode sa ating diskurso, no? Hindi na tayo nag-uusap in terms of the right frequencies. We don't use logic anymore in many cases. Automatically, pag hindi tayo agree sa isang tao, ad hominem ang arguments, 'di ba? Babanatan. Bobo ka naman, tanga ka naman, etc., etc., no? Hindi tayo nag-argue based on facts kasi nga yung facts mismo inaasil. Ito i-Google nyo, yung dictatorship of relativism, okay? Binanggit yan dati ni Pope Emeritus sa Benedict XVI, no? Talaga meron silang warning dyan, even then, several years ago. Nabubuhay tayo sa mundo na hindi tinatanggap ng mga tao ang mga well-established facts, ang katotohanan. Lahat dinedenounce. Noong time na yon, it was already alarming, okay? Especially with the focus on materialism, okay? Alongside relativism. Ngayon, dito sa worsening problem of disinformation, bumalik yung alaala ko doon sa warning na yan. Eh, sa diktadurya ng relativismo. Mas nakikita natin dito eh. Wala tayong tinatanggap na katotohanan. I'm speaking of the trolls, etc., etc. Bakit? Because we do that to fit our own convenience. Okay? Pag sa tingin mo, hindi mo kayang lunukin itong isang katotohanan na nasa harap mo, sasabihin mo, hindi naman totoo yan eh. You have your own truth. I have my own truth. Leave me be. Let me be. To each his own. Pwede po yun kung pinipili lang natin ano ba yung tamang luto ng adobo. Ano ba yung tamang luto ng minudo. Okay? Pero kung pinag-uusapan na po natin, facts, mga katotohanan, hindi po natin pwedeng gamitin yon. Because again, our society operates on facts. On truths. Kung Katoliko kayo at mananampalataya, truth, ang pinag-uusapan natin doon, yun ang realidad ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, we also operate based on an element of trust, no? Kasi minsan, na nawawala sa atin dito, nagiging critical tayo, we put a lot of distrust in a lot of things, a lot of principles, a lot of people. When in fact, the basis of that distrust or mistrust is actually not true. So yun po isipin natin. Tapos yung ito, I don't know kung magigising pa yung mga trolls ngayon. Yung mamumulat pa sila. I don't know kung talagang, parang addiction po yan eh. Di ba? Yung pag talagang addict na addict ka na siguro, langu ka na sa isang bisyo, talagang kinukonsume yung pagkatao mo eh. Yun din po yung epekto ng trolling. Siguro, kunwari, hinire kayo. O kaya, loyalista kayo na talagang feeling nyo, ikaw lang yung tama. Talagang, miski hindi ka binabayaran, nagpapakarit ka ng kasinungalingan. At ikaw naniniwala ka with conviction na tama yung inaano mo, yung pinapakalat mo. Pero eventually, 'di ba, binayaan po tayo ng Panginoon ng faculties, ng kakayahan para malaman ano ba yung tama, ano ba yung hindi. Ano po ba yung mali, ano po ba yung tama? Okay? Ano ba yung makakabuti sa atin, ano po ba yung makakasama? Gamitin natin 'yon. Eventually that would lead us to right choices. Pero kunwari, para pong bisyo yan. No? So kunwari, ang pagiging troll natin, naging bisyo na natin. Talagang yun ang ginagawa natin lagi. Una siguro, binabayaran tayo, kaya natin ginagawa. Eventually, nagustuhan na natin, naging part na ng sistema natin. That consumes our humanity. That consumes our morality.
and even our dignity as a person. Imagine niyo, no, tatanda kayo, marirealize niyo, ano ka? Ano ka? Anong ginawa mo sa buhay mo? Ay, naging ano ako? Naging troll, and I was very good at it. Yun ba yung yun may pagmamalaki natin sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga magulang, no? Kaya hindi pa huli yung ano, hindi pa huli yung lahat. Para ayusin ang buhay natin, no. Tsaka yun nga, speaking of dignity, meron po tayong tinatawag na dignity of human labor, no? Kaya kanina, 'di ba, yung first topic natin, pinag-uusapan natin yung National Unemployment, pinag-usapan natin yung National Unemployment Insurance Program. Sinasabi ng panauhin natin sa pag-aaral, within one month, talagang nakakahanap na ng trabaho yung marami sa ating mga Pilipino. Ako, nagulat ako mismo doon sa datos na yon. Pero nandoon yung pinag-usapan namin na within 3 months, ang goal nila was to help people or to prompt people look for and find jobs. Kasi mahirap pag tinamad na, eh, di ba? Yung nagiging ano ka na, yung nagiging complacent ka na, kinakain din yung pagkatao natin, eh. Tapos alam niyo yung dignidad ng human labor. Iba yung satisfaction pag alam mong nagtrabaho ka, pinaghirapan mo, and you earned it. Okay? At alam mong wala ka na perwisyo, patas kang lumaban, at mabuti at hindi masama yung ginawa mo. Yan po ba kayang sabihin ng mga engaged dito sa trolling na yung labor na pinasok nyo, mabuti ba yan? Hindi ba siya nakakaperwisyo sa mga tao? Of course not. No? So, sana po, yan ang isipin nating mabuti. Yan. Dahil, yan ang isang perspective na gusto ko pong ipabaon sa inyo. Kasi madalas ang pinag-uusapan natin yung epekto nung disinformation, nung troll behavior doon sa lipunan, sa society at large, okay, sa ating demokrasya. Gusto ko yung i-push dito ngayon, yung epekto nung pag-engage sa disinformation doon sa pagkatao natin. Okay? Instead of developing virtues, di ba? For example, yung habit, good habits that we do over good deeds that we do over and over again become good habits or basically virtues, okay? Pero pag yung isang bagay na mali, baluktot, taliwas sa tama, paulit-ulit nating ginawa, nagiging bisyo, okay? Yun po yung tinatawag natin na epekto na mararanasan o nararanasan na ng mga trolls.